Amen? Amen. Ayan. Sige, mga kapatid, tayo-tayo. At tayo ay magkaroon ng pambungad na panalangin. Tayo pumikit at tayo tumungo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po kayo. Salamat po sa inyong patuloy na biyaya, sa inyong patnubay, pag-iingat, maging sa inyong mga provision sa mga nakaraang araw at maging sa mga sandaling ito, nasumpungan niyo po kami sa loob ng bahay-sambahan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Ito po ay tunay na kayo ang kumilos at higit sa lahat, salamat sa inyong presensya. Alam po namin na kayo ay nasa aming kalagitnaan. Bukod sa ito ay inyong tahanan, bahay-sambahan po namin. Ang sabi niyo ng dyan ng Mateo 18:20, sa dalawa o higit na nagtitipon sa inyong pangalan, kayo po ay nasa kalagitnaan. Panginoon, alam namin na kayo ay nag-o-observe ng mga gathering katulad ng nangyari ng nakatala sa Marcos Kapitulo 7, Panginoon, talataang 5 hanggang 8. At nawa nga po ang patuloy niyong maobserbahan at makita ay ang mga totoong mananamba sa puso, Panginoon, sa espiritu at sa katotohanan. At sasawin niyo po ang mga gawa ng kadiliman. Sila na kaya wala, Panginoon, ay meron pong taglay na karamdaman katulad ng request ng mag-ina ni Sister Heidi, Panginoon, kayo ang kumilos. Nanawa nga po, paghimalaan niyo po ang kapatid na Tap, masyadong mahina ang kanyang kalusugan. Hibuan niyo po, Panginoon, maging iba pang mga kapatiran. Mga nasa online, Panginoon, pagpalaan niyo po ang mga bata at pagturo kaming lahat dito, Panginoon. Handog namin sa inyo ang gabing ito. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po yung maupo at tawagin natin ang choir sa kanila pong bahagi. Thank you.
Amen. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po, mga kapatid. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo nasumpungan muli niya sa kanyang tahanan, sa bahay-sambahan ngayong gabi. Okay. Sakaya po yung ating ibang sumbok. Replay ko lang. Isang book pa dyan. Wala din yung table of contents. Una po natin awitin, My Savior's Love. Puso'y mangha, namamangha sa pag-ibig ni Kristo. Talagang more than anything, na merong kalakip na pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos, ang siyang hindi po natin kayang matumbasan at may paliwanag ng bihira. Meron nga punit naman. Ano yung page noon? My Savior's Love. Ang ating pong tagapagpaawit ay masama ang pakiramdam. Kaya proximo na po. Okay? Pakinig po natin, My Savior's Love. Iyon, page 70. Okay na ito. My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Amen. And wonder how He could love me, a sinner, condemned, unclean. But when ang Panginoon sa Kristo, when He commended His love toward us, while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Awitin po natin. First verse, ready, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the gospel, my will but thine. He had no tears for His own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love. Fathers, may we hear the Father's third verse? In pity, angels beheld Him. Beti ba ang third verse dito? Okay. Ulit. Third verse, ulit po tayo. Fathers. Ready, sing. He took my sins. He made them His very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. Chorus, everyone. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Young people, ransom in glory, His face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of His love for me. How marvelous, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Okay. Apat lang pala dyan ang verse, no? Okay, next song po natin, Revive Us Again. Ba? Naubos din ang tao dyan sa taas, ha? Nag-iisa ka dyan, Brother Hassel. Okay, din po natin, Revive Us Again, page 90.
Revive us again. Fill each heart with thy love. And made each souls be rekindled with fire from above. Amen. Handa na po ba mga mothers? Yun. Handa na po ba mga mothers? Ay, mga mothers, no? Lanto tayo nata po kayo ngayong gabi, ah. Kabalik taran pagka nasa likod. Okay. Fathers, ready na po mga fathers? Yun, mabira, ready na si Brother Randy. Ang mga young people men. Yeah. Young people women. Women. Okay. Okay, salamat sa Panginoon. Let's sing the song. Revive us again. Ready, sing. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us, fathers, again. Yon. Spirit of light, our Savior, and scattered our night. Chorus, hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. May we hear the mothers. Mothers. Amen. Lamb that was slain, who was born all our sins. Amen. Hallelujah, hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. For the last verse, young people. Revive us again. Fill each heart with thy love. May his soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Amen. Enjoy na enjoy si Jericho, ah. Amen. Okay, ito po natin last song. We are all sinners, but we have been saved by grace. For by grace are you saved through faith. It is not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. If we could only see what we were before. Talagang ipagpapasalamat po natin. Buti na lang ang kaligtasan is by grace. Dahil kung hindi, we are all bound to hell. Awitin po natin. If you, okay, ready? Sing. If you could see what I once was, if you could go with me back to where we started from, the past life that we've been living, then I know you would see the miracle. A miracle of love that put me in its sweet embrace and made me what I am today, a sinner saved by grace. Chorus. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, he took my place. And now we enjoy and we live. Live and breathe in freedom.
With each breath of life I take, loved and forgiven, back with the living, I'm just a sinner saved by grace. Second verse. How could we boast? Ready, sing. How could I boast of anything I've ever seen or done? How could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would we be? Had God not brought me gently to this place? I'm here. Are you here to say that we are all nothing but a sinner saved by grace? Saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took our place. Amen. And now we live. And now I live and breathe in freedom. We enjoy that because of Christ. Of life I take, loved and forgiven. And it is back with the living. Living. I'm just a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place. And now I live and breathe in freedom. With each breath of life I take, I'm loved and forgiven, and back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Saved by grace. Amen. Pwede na po tayo magsipo. At ngayon po, ay dumako po tayo sa ating pong pagpapasalamat sa Panginoon, praising time. Kaligtasan na hindi nawawala. Amen. Salamat po sa idinagdag na isang taon. Salamat po sa biyaya. Amen. Ng Panginoon. Happy birthday! Happy birthday! Tagal! Yon! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Amen.
praise God sa another na taon, idinagdag kay ni Winnie. Amen. Salamat po sa patuloy na biyaya ng Panginoon. Salamat po sa aking mga mahal sa buhay na nakasama noong linggo. Salamat po kay Rune at talaga pong amen. Malaki po ang impact po sa kanya, ang mensahe. At sabi nga po ay sasama daw po ulit siya sa linggo, maghapon na amen. Daw po siya. Kaya salamat po sa biyaya ng Panginoon at tunay nga po ang Panginoon na nakilos. Pagprailaan po talaga ang mga tao ay nandoon po ang kapatid na makita na maayos na po ang aking kapatid. At salamat po sa aking mga pamangkin na nagpapatuloy. At nakakatuwa po na kahit musmus na bata ay nandoon na sila ay nakakapagsalita ng Papa, ikaw ay sumama na sa amin para ikaw ay nagamit talaga siya para ang mga mahal sa buhay ay maabot. Kaya salamat sa pastor na tagapanguna, sa mga mensaheng naririnig, sa pagtuturo. Talagang salamat po sa biyayang iyon at mga masisipag ng soul winning. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon na kahit po walang hanap buhay ang dalawa ni Pido at ni Lando, ay nandun po ang patuloy na biyaya ng Panginoon amen. Na binibigay po niya. Salamat po at yung pundisar ng puso na magdala po talaga ng pagkain pag-araw po ng Martes ay nandoon. Salamat po sa kapatid na nagagamit din na katuwang pong tumutulong sa pagluluto po kay Sister Heidi po, bagamat siya ay hindi nakakapagluto, ay lagi po yung nagte-text sa akin na kung ako po ay magdadala ng pagkain, ay siya po isama na. Kaya salamat po sa kabutihan ng Panginoon. At marami-marami pong salamat sa lahat-lahat at maging ang aking mga bayaw at ang aking mga kapatid ay magpatuloy na kami po ay magkaroon po ng Bible study sa amin. Kaya marami-marami pong salamat sa Panginoon. Okay, next po. Salamat po sa biyaya ng Panginoon at yun, answer prayer po na ang aking asawa ay tuloy-tuloy ng nananambahan. Amen. Salamat sa kanya. Kahit siya ay walang trabaho, ay nakakapagpatuloy kami sa biyaya ng Panginoon. At salamat sa aking magulang na kahit siya ay may problema, ay patuloy pa rin siyang nananambahan. Amen. At salamat din po sa Panginoon sa kalakasan nga po at ang aking anak ay hindi na-ospital. Salamat at saka sa aking kapatid na aking kapitbahay, salamat. Kahit may problema, yun. Lagi niya akong sinusuportahan. Salamat sa kanya. Amen. Yun. Malaking tulong at may kapatid kang nahingi ng tulong. Right, amen. At salamat at nakakapagpasalamat ngayon na tanggal ang hiya. Yun nga, nasabi nga ng pastor, kailangan magpasalamat. At right. Sabi, yun nga po, sabi nga po ng Panginoon, salamat po at yun, salamat din po sa mga mensahe na naririnig. Salamat po sa correction. Salamat din po sa lahat ng biyaya po. At ang aking answer prayer po ay na sana po yung magkaroon answer ng... yung ano po, prayer request ko po ay amen. Sana po yung magkaroon ng trabaho ng pagkatrabaho ng aking asawa. Yung trabaho yun. Daw po, yung brother Renz. Saka po yung ubot si po na aking anak. Yun, salamat po. Ako rin po ay nagpupuritong papasalamat sa Panginoon. Salamat sa buhay na patuloy na pinapahiram. Salamat sa salita ng Diyos, sa ating pastor na patuloy na nagiging biyaya sa atin, spiritual. At salamat din sa mga prayer namin, sa devotion. Salamat at answered prayer na yung mga loved ones ay kahit po paano sila ay makapanginig ng salita ng Diyos at tunay na iba nga yung medyo aura ng tituro ni ngayon, siya ay nakipag-usap na, yung baga ay talagang
kahit nandun sina mga kapatiran, siya ay napunta. Kaya salamat sa biyayang iyon at kami ay patuloy na nananalangin, buong pamilya na nawa ay maakayang tituruni. At ako'y naniniwalang malaking patutuo yung pag yun ay nagpatuloy. Kaya salamat sa biyayang iyon. Talagang napakalaking biyaya ng aming prayer at devotion. Salamat at yun ay napapagtagumpayanan. Salamat din sa kumbaga ay iba po kasi iba talaga yung ano kapayapaan na ikaw ay nakakapanalangin. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na maiinit sa gawain. Salamat at talagang kumbaga ay hamon. Salamat sa biyayang iyon. At ang aking pong prayer request ay sana po ay kumbaga po ituluyan ng maayos yung tindahan namin doon para ang tatay po ay hindi na mag-construction. At ayun po, salamat po sa biyayang ding iyon. At ang sa akin naman po ay mabenta na po yung aking mixer. Ayun. Mixer. Next po. No. Jacket pa daw kayo mag-ano. Mag. Diba? Yan, magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Muna tigit sa lahat sa kaligtasan, hindi nawawala. Salamat din po sa Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya sa aking buhay, personally, maging sa aking pamilya, sa aking mga kapatid na nagpatuloy kami nagpapatuloy. Salamat sa Panginoon sa patuloy ng pag-iingat sa aming magulang, maging sa pastor, maging sa kanyang pamilya at sa mga workers. Salamat din sa Panginoon sa patuloy niyang biyaya sa financial sa araw-araw na nagagamit. Salamat din po sa Panginoon sa nakaraang Lunes at Martes na nakasama sa gawain. Salamat sa Panginoon na iba yung saya kapag nakikita mo yung hinahandle mo na ang ganda ng response. Maganda yung response. Bira. Salamat sa... Kanina mo natutunan yan? Sa mga workers. Lamay mo pa kami. Lamay nga lang dyan. Salamat sa Panginoon sa mga... sa pag-iingat niya. Sa mga lumalabas. Sa mga nag... sa soul winning. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya dahil may prospect na atin sa Sunday sa mga napuntahan. Salamat sa Panginoon sa mga kapatiran na patuloy na ipapakain ng tanghalian. Salamat po sa Amen. Iyo sa mga asset sa gawain. Amen, right. Salamat sa Panginoon sa mga kasamahan, patuloy na sumasama sa mga Bible study, sa mga magiging kagrupo ko, isang hamon sa akin personally yung especially si Jared, yung kanyang kung gaano siya mamigay ng tracks, talagang pasok kahit saan yung sipag. Man. Kahit sino, kahit kakilala niya, hindi man kakilala, matanda man, ay andun yung hindi siya nahihiya. Because ay laging abot siya ng abot at nandun yung laging tinatanong niya kung pwede bang mabahiginan. Yan, salamat. Nabibigla na lang ako. Oh, JJ, dun, punta ka dun. Pumayag siya. Yan, salamat sa Panginoon. Amen. Isang mga katuwang anong pagkakasama. Masayang kasama. Hindi siya yung basta nakatayo lamang, kundi siya yung ginagawa. Yan, salamat right. Sa Panginoon sa lahat. Praise God. Good job. Hello po. Hello po. Po nagbabalik po ng papupuri. Ito po, salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat po sa tatlong araw na kung saan ay iningatan ng Panginoon na nasa gawain, nasa labas. Salamat sa mga kaluluwang patuloy na nababahagi na ng kanyang salita. Salamat at may mga bago po kaming mga contact for Bible study. Salamat po sa mga
nakakasama nga po sa gawain, sa paghayo. Salamat at katuwaan din po na meron, magkakaroon po kami ng outreach po para po sa mga bata dun sa lugar po ng Santo Cristo po at saka po sa Putol. Nag-set lang po kami ng dito po sa Santo Cristo, mag-set lang po kami ng araw kung kailan po sila okay po para masimulan po yung ganung outreach po. Salamat dahil may mga kapatiran na kung saan ay sa mga lugar na napupuntahan po ay mayroon pong nagsasabi na Ate, pwede po tayong mag-ano dito ng ano ng outreach. Nakakatuwa na marinig at ano po na magkakaroon ng ganung gawain. Salamat sa mga kapatiran ng ganun. Salamat din po sa karunungan at kalaman sa kanyang mga salita na kung saan ay talagang kailangang ibahagi ang ebanghelyo. Salamat din po dahil nakakatuwa na kung saan ay galing ka sa gawain ay habang nasa biyahe ka ay talagang nandun yung makikita mo yung katuwaan ng mga mukha ng mga nasama sa gawain na talagang hindi mo ipakita. Masabi na yung katuwaan na habang papauwi ka galing sa gawain talagang masayang-masaya. Kaya salamat sa Panginoon sa ganung bagay, sa mga kabataan na kung saan ay nakakasama, sa mga kainahan, kaamahan, ay nandun nakatuwaan na tayo po ay sumama sa gawain. Dahil isang biyaya din po na kung saan ay nakakapagbigay kalakasan sa ating mga lupang pangangatawan. Masaya din, kahit may mga problema, ay hindi natin alintana yung mga problema. Kaya salamat po sa bagay na yun sa pastor, sa kanilang pamilya, kanilang buong pamilya, at sa mga co-worker ko, salamat sa Panginoon dahil talagang masaya na kung saan ay nagpapatuloy sa Panginoon. Hindi sa aking mga mahal sa buhay, salamat sa pag-iingat nila. Ang aking pong prayer request ay yung nga po, Sunday po muli ay yung mga napuntahan po namin, yung umatin po ng Sunday, ay sila daw po ay makaka-aatin ulit. Tsaka po, yung nga po, bubuksan namin outreach sa lugar po ng Santo Cristo at saka po sa Putol. Amen. Okay, basahin ko muna po ang mga pasalamat dito sa online. Una na po ay ang ating bagong baptize ng Sunday, si LC. Ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon dahil sa isa ng ganap na part ng kanyang katawan. Though unang araw ng pagiging member ay absent agad. Haha. Salamat din po sa Panginoon at nakauwi dito sa Kabi. Si May, si Bayan nandito. Umuwi sila Cavite. Ayun, nasa Cavite pala. Ay nakauwi dito sa Cavite ng ligtas. Salamat din po sa Panginoon at nakapag-devotion kagabi kahit medyo digaano na ipahayag ang pinakamensahe ng idinivote. Salamat din po sa Panginoon sa kaligtasang hindi nawawala at hindi nadadagdagan kapag binautismuhan. Yan, amen. Salamat po sa Panginoon sa araw-araw na guidance niya sa atin. Salamat din po sa biyayang unlimited. Amen. Salamat po sa lahat-lahat. God bless po sa ating lahat. And then Sister Janina, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kaligtasang hindi nawawala, sa health ng bawat isa sa amin. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon at ligtas na nakarating ang aming inay sa Kuwait. Yan, Kuwait. At may kasama na ang aking kapatid dun. Maraming salamat sa mga biyaya na tatanggap namin at sa biyayang aking natanggap sa mga training na makukuha ko na libre. Salamat sa Panginoon, madadagdagan na naman ang kaalaman ko at may babahagi ko sa kapwa ko. Amen. Prayer request po, kaligtasan ng bawat isa at matapos na po sana ang pandemyang ating nararanasan. And then, si Sister Daryl De Castro. Yan, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat sa Panginoon at nakapanambahan bago matapos ang January. Salamat sa mga blessings na natatanggap. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Yan. And then, si ito po, Edmer. Amen. Watching from Dasmariñas, Cavite. Si Macy. Baka, tatay mo ba ito? Hindi ba? From Dasma, Cavite daw eh. Okay, sige, tawag na muna po natin ating tatlong special number. Sister Beth, then duet po ni Corina and Rayster, then JYP.
Sahin ko muna po ang dalawang tatlo. Dalawa lang sa akin. And pasalamat po ni Sister Chriselle. Ako po yung pupurin po. Pasalamat sa Panginoon sa kaligtasang nagagawa. Salamat din sa araw-araw na biyaya niya sa akin buhay. Salamat din po sa mga mensahe ng Pastor, Brother J.I. and Brother Ter. Salamat din po sa patuloy na chances at corrections. Salamat po sa lahat-lahat. Prayer request, OGT schedule, and isang unspoken. Si Chriselle. Then si Sister Agnes Sagbang po. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa aming pamilya, sa pananampalataya na ang Panginoon ay tunay na siyang nagkakaloob sa lahat sa atin. Salamat sa Panginoon at na-share ko dito sa mga kasama sa bahay ang patotoo sa kabutihan ng Panginoon. Patuloy kong hinihiling sa Panginoon ang tuluyang paggaling ng aking pamangkin. Yan, ito po siguro ang prayer request na si Christopher Neira. Yan. Meron pa po bang nagpasalamat? Sister Robilin po, ako, Austria. Yan. Sabi po, ako din po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya, kaligtasang hindi nawawala sa mga biyayang natatanggap. Salamat sa Panginoon sa mga mensaheng naririnig sa ating pastor, sa kanyang sambahayan, sa workers po at buong kapatiran. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa akin. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Prayer request po, patuloy na kagalingan ni Raiko at Atina sa Ubot Sipon. Health po ni tatay at inay maging Sibudya. Yan, and then si Sister Julita Tinamisan, amen, lean on me. Lean on me daw. Then, si Sister Kathleen Joy, nandi? Ha? Ah, nandun sa ano? Okay, pero nagpasalamat pa din po siya, no? Nagpupurin pa, pasalamat po ko sa Panginoon na tuli sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa akin, maging sa aking mga mahal sa buhay. Salamat sa mga ministry na patuloy na napagtatagumpayan. Salamat sa Panginoon sapagkat nakaka-attend parang Bible school na nandun na nadadagdagan pa ang kaalaman. Salamat din sa Panginoon sapagkat kahapon ay nakapunta kami kina Lola na nandun ay siya ay utay-utay na nakaka-recover. Salamat din sa Panginoon sa chances bagamat di karapat-dapat. Salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Prayer request po ay kagalingan, unspoken, and Bible school. Sige po, tawagin na po ulit natin ang dalawa pang special number.
nations felt the pain that sin has caused. I've dealt with heartache, and I've watched the hearts break of families that suffered great loss. I've sometimes wondered about the stress we are under. I'll admit, I've even asked why. But then I recall the answer to all of life's question is Jesus Christ. He is the hope for the hopeless, the water, the giver of life. He is the strength for the weary, love for those cast aside. He gives rest to the restless, freedom from fear. When things seem impossible, know that He is near. For all of the problems of life, the answer is Christ. You may be hurting, desperately searching for answers you can't seem to find. So many choices, wrestling with voices, you're looking for some peace of mind. Feeling the shame from past mistakes as the tears fall from your eyes. Well, don't be discouraged, my friend, take courage. Your answer is Jesus Christ. He is the hope for the hopeless, the water, the giver of life. He is the strength for the weary and love for those cast aside. He is the rest for the restless, freedom from fear. When things seem impossible, know that He's near. For all of the problems of life, the answer is Christ. He gives rest to the restless, freedom from fear. When things seem impossible, know that He's near. For all of the problems of life, for all of the pain and the strife, for all of the problems of life, the answer is Christ. Thank you.
Sunod-sunod na po, ulit tatlo. Duet, then senior high school, then Tintin.
Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My words come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too.
Okay po. Bago tayo mag-offering, atin muna pong recognize ng ating mga bisita ngayong hapon, ay ngayong gabi. Una na po, ito nasa unahan natin. Since umatin dito, hindi nasa blayton ang pag-attend. Si Brother Jeffrey Sadsad. Amen. Salamat sa Panginoon. Tuloy natin kasama, maging si Brother Rodley. Amen. At yung katabi po niya, si JV Escobedo. Salamat sa Panginoon. And then, meron pa po ba? Ayun, si Pauline. Okay. Simula nung umaten din yan, dire-diretso din po. Salamat sa Panginoon. Wala na po. Okay. Sige po, tayo po'y dumako po sa ating... Ay, Brother Renz! No, lagi na kasi nandito eh. Brother Renz, okay, salamat po sa Panginoon. At wala na po ba? Wala na. Okay, tayo po ay dumako po sa ating pong offering. Ilan Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabing itong binigyo sa amin. Salamat po sa bawat isa na nagkaloob. O Diyos, dalangin namin ito po ay na ipagkaloob ng mayroong katapatan, na ipagkaloob, Panginoon, ng mayroong po, Panginoon, pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, sa inyo pong gawain. Dalangin po namin na kayo pong siyang magbiyaya at magbasbas nito upang patuloy na maging kalakas ang patuloy, Panginoon, ng inyong iglesia, sa patuloy, Panginoon, na pagpapalaganap ng inyong pong ebanghelyo sa lugar nito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Bago tayo sa ating personal searching at pagpapray, pananalangin, ilang reminder, salamat sa Diyos, ano, dahil dire-diretso po ang ating Bible school at purihin ng Panginoon dahil meron tayong mga talagang nagmamalasakit na mga kapatiran na pumupunta dito para sumuporta pagdating po sa pangangailangan ng pagkain. Ano po? So, hindi ko nababanggitin sa sila. At sila po ay tunay na katuwang. Ano po? So, Lunes at Martes. Salamat sa Diyos dahil po malaking bagay, malaking kagaanan sapagkat tayo nga ay... Hindi ko alam kung pandemic ang dahilan, ang ating pong giving ay talagang sayad. Ano po? Halos ang pastor ay walang nakukuhang support, kundi kung ano lamang yung ating pangangailangan dito sa mga bill at sa pagkain po naming lahat ng mga manggagawa. Ano? So salamat sa Diyos at kahit papaano naman ay tayo ay nagpapatuloy. At salamat sa Diyos at noong Linggo ng hapon, ilan yun about us nga? Tatlo. Oo, kaya lang ngayon ay nasaan yung walang dumating na tagakipot, ano? Maliban kay Messi at saka kay Alde, yung dalawang binautismo, yung dalawang member, ano po? Si Aldre. Ano? Tagakipot din ba yung isang yun? Hindi, Santo Cristo. No? Okay, so salamat sa Diyos. Ilan ang bisita natin ngayon? Lima. Oo, so may lima tayo. Pero nung Linggo, dahil tayo ay... balik na ulit tayo sa daily soul winning kahit na alert level 3 pa din kasama ang Batangas, ano po, ay salamat sa Diyos at wala namang ganung katinding restriction. Salamat at dahil noon ay nung Linggo ay nakapag-umpisa na ulit tayo, medyo umaangat ang ating bisita. Ilan na bisita natin nung Linggo? Nung umaga? 34. Okay, nung hapon pala 15. Ano ho? At nung hapon nung after ay meron tayong na-baptize na tatlo. At meron pa ulit tayong nakasalang na for baptism sa katapusan ng buwang ito ng February. By the way, ang ating church anniversary ay iset na natin ng May 1st week, May 7, May 8. Paki-check nyo nga, May 7 ba o May 8 ang first Sunday? Kasi may nakapunta dito ang isang misyonaryo noong isang gabi, May 8,
in-invite ako mag-speak ng kanilang anniversary ay May 15. Supposed to be tayo ay May 15, the second week of May. Pero naunahan ako, wala pa tayong schedule na eksakto, pero naunahan ako. Ha? Ang first, di second pala yun. O do, second pa rin. Ano? Sigurado ka? May 1 ang first Sunday? Ayun, di second Sunday pa rin yan ang May. May 8, ano po, yan na po ang ating 27th church anniversary. Ano po, at ipag-pray natin yung ating mga commitment, yung ating first fruit, ano po, that actually dapat ay bukod yung ating pang church anniversary na budget doon sa ating first fruit ng ating prayer ay yan pong ating unahan ay makapagpatayo tayo diyan ng tig-isang kwarto na hanggang ikalawang palapag. Ano po, madagdagan tayo kasi kita nyo naman ang ating pong sa Sunday school natin, meron tayong 1 Corinthians 16:13, meron tayong baptismal class, meron tayong salvation class, so kulang po yung ating room. Ano ho? So yan po ang aking prayer. Kasama ba kayo? Wag sa prayer lang ha, kundi dun sa gawa at sa katotohanan. Alam natin na ang Diyos po ang bahala dyan. Ano ho? Wala akong nakikitang pantaong katiyakan, pero ang nakikita ko, gaya ng ating pinag-aaralan sa John chapter 6, ay ang ating Diyos ay God of impossible. Ano po? Okay, tayo dumako sa ating personal searching bago tayong lahat ay sama-sama sa ating set ng pananalangin. Salamat po muli, Ama, sa isang dakilang pribilehyo na kami po ay makakalapit sa luklukan ng awa, sa trono ng biyaya, sabi ng Hebreo 4:16, at kami po ay makakasumpong ng tulong ng kasagutan sa mga panahong ito ng aming pangangailangan. Nawa po, Panginoon, maging kalugod-lugod sa inyo ang laman ng puso at ang mga bibig kasi ng mga panalangin ng inyong mga anak ng Iglesia sa kabuuan. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan po ng Jesus. Amen. Okay, baitos po tayo, ano? Wala pong individual sapagkat tayo po ay nasa church. Thank you.
Every man on earth is given just one life. Every life on earth is but a vapor. It appears, then it's gone. We the record of what's done, that we stand alone at the judgment seat of Christ, God's holy Son. We must all bow down at the judgment seat of Christ. We must give we've done with our lives. I will live my life for Jesus Christ, so that in eternity my life will be gold and silver and precious. Magandang desire at prayer na ang ating buhay dito sa lupa ano po at ang ating ginagawa dito sa lupa ay huwag masayang at huwag maging walang kabuluhan. Alalaon baga ay paghumarap tayo sa isang tiyak na hukuman ng mga ligtas ay masumpungan po na ang ating buhay ay ang sabi ay gold and silver and precious stone. At yung pong atin pong mga ginawa ay mayroong mga reward. Ano po? At malungkot na katotohanan na hindi po yan nangyayari
sa maraming mga mananampalataya dahil ang mga buhay ay lousy. Ano po, ang mga buhay ay wala sa kaayusan. Kaya pinipilit natin sa biyaya ng Diyos na lagi nating gamitin or pag-aralan ang salita ng Diyos na sinasabi nga sa 2 Timothy chapter 3 sa verse 15, after na masave, ang sabi ng verse 16 na ito po ay para sa ating Christian living at ating Christian maturity. Kailangan ng instruction, kailangan ang doktrina, at kailangan ang disiplina, yung tinatawag na do's and don'ts. Ano po? So dapat nakikita natin sa ating mga buhay, sa ating spiritual na tayo ay natututong sumusunod sa do's and don'ts ng banal na kasulatan. Amen? So hindi ho tayo naging malaya sa kasalanan para maging lisensyang magkasala dahil sa doktrinang hindi nawawala ang kaligtasan kahit magkasala. Sa halip, yun po ay maging inspirasyon at maging kahihiyan sa atin na tayo po ay huwag aabuso. Ano ho? Pagtulak nawa na tayo ay ma-inspired na pakabuti ng Diyos sa atin na tayo kanyang binigyan ng kaligtasang hindi niya binabawi, kaligtasang hindi nawawala. Ano? Once saved, always saved, eternal security. Okay, so sa ating huling bahagi ng gabing ito ng pag-aaral, tapusin natin ating lesson na inumpisahan noong linggo sa Book of John, chapter 6. At ang atin lamang pong basahin ay yung verse 5 and verse 6. Ayan po ay mula sa chapter 6, verses 1 to 12, ano, o 15. Pero ang atin na lang munang binabasa ay verses 5 to 6. When Jesus lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, whence shall we buy bread that this may eat? And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. Patuloy na pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Manalangin tayo. Banal na Diyos, kami po ay nasa pangatlong main point na ng pag-aaral po dito sa text ng John chapter 6, verses 1 to 12. Panginoon, salamat po dahil sa first and second, kayo po ay kumilos. At nawa nga po, Panginoon, ay ang effect ng inyong salita, ito po maging lifetime po, Panginoon. At pagpapalaan niyo po patuloy ang huling bahagi, ang inyong anak na patuloy ninagamit, ang pagkasin ng banal na Espiritu, ang katapangan at kaayusan, Panginoon. Ang bawat isa naman ay ang sa pakikinig ay ang kaseryosohan, ang katotohanan, Panginoon. Kayo po ay all-knowing God, na babasa niyo ang puso at isip at damdamin ng bawat isa ang nagiging attitude sa pag-aaral niyo mga salita. Nawa po ang nasusumpungan niyo patuloy ang kapakumbabaan, ang paggalang, Panginoon, at ang panalangin na may apply sa buhay ang mga mensahe, Panginoon. I-bless po, Panginoon, ang bawat isa, mga nasa online, ang mga bata na pagturo sa labas, kaming lahat. Ito aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo maupo, salamat sa inyo. So anong ating paksa in times of great needs? At iba po yung ating topic sa ating first main point na the problems. Ano po? Kasi yung tinatawag na great needs, yan po ay normal habang nasa lupa. Sino man at anumang grupo ay lagi pong yan ay isang kalagayan na lagi tayong may mga pangangailangan kasi tayo po lahat ay nilikha ng mga dependent beings, nangangailangan. So pagdating sa individual, sa mag-asawa, sa pamilya at maging sa gawain ng Panginoon, lagi pong meron pong pangangailangan. Ano po? At ngayon, masasabi po natin na ayon sa context, hindi sa lahat ng pagkakataon ang kalagayan ng pagiging merong matinding pangangailangan ay problema o hindi maganda. Sa context po kung ating pag-aaralan ay ang matinding ang kalagayan ng pagkakaroon o ang kalagayan ng pagkakaroon ng matinding pangangailangan ay biyaya pa at pribilehiyo pa sa halip. Ano? Pero sa mga tao, kahit mananampalataya, pagka negative ang kaisipan, ano po, ang pangangailangan ay ginagawang
excuse, ginagawa po itong alibay, ginagawa itong justification para siya ay hindi mag-going straight sa pagpapatuloy, sa paglilingkod, sa pagtatapat. At ang iba pa nga, pagka medyo karnal-karnal pa, ay ginagawa itong gumagawa pa ng ganung problema para meron siyang ma-excuse. Pero mga kapatid, sa ating mong pag-aaral ay kabaligtaran. Ang una nga, sa gitna ng merong malaking pangangailangan, may problema pang nakikita yung means para yung malaking pangangailangan ay matugunan, yung great multitude, yung great company, para lahat nito ay mapakain, yung means nila, anong meron lang sila, 200 penny lamang ang kanila pong taglay, nasa treasury, hawak ni Judas, at meron pong 5 tinapay at 2 isda lamang na maliit. Ano po? So yung means talaga, short. Pagkatapos, yung pong mga members, may problema din. Specifically, si Philip at si Andrew. Ano po? Sila po ay hindi lumalakad ng maayos sa pananampalataya. Meron na pag-aralan po natin dyan. At yung multitudes, sila po ay talagang wala silang, hindi nila alam ang tunay nilang kailangan. Ano? Sila ay wrong motive at sila ay nakafocus sa physical at sa material at sa pang-earthly. Kaya nga, ang Panginoon ay masense na siya ay kukunin by force para gawing king. Kasi kung bakit gustong gawing king ng multitude, ay sila po ay nakakita ng himala, abay, hindi tayo magugutom dito. Ano ho? So physical po sila after. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nag-escape siya. Nag-escape po siya. Ano? So ang kailangan kasi ay, ayon dun sa ating talata, sa verse 27 ay yung mga bagay na pang-espiritual ang dapat nating kilalaning matinding pangangailangan dapat agad ay ating natutugunan. Ano po? So, in-spiritualize po natin yan. Ano po? At salamat sa Diyos at naunawaan natin. Ang kalawang main point ng linggo ng hapon is the purpose. So, meron pong layunin ng Panginoon. Kitang-kita naman doon sa binasa nating talataan, ano, na alam naman niya ang kanyang gagawin. Ang sabi niya ay to prove them. Or to prove him. Of course, kasama na ang lahat dito na involved. Ano? So, may purpose siya. At napag-aralan po natin nung linggo ng hapon. At ngayon naman mga kapatid is the plan of the Lord in times of great needs. Ano ang kanyang plano? So, yun nga, sa gitna ng malaking pangangailangan, mayroong mga problema na dyan yan, normal yan. Pero salamat sa Diyos dahil siya po ay mayroong purpose doon sa mga pinipermit niya at minsan dinadala niya tayo sa sitwasyon na tayo po ay talagang magkakaroon ng matinding pangangailangan at magtatanong tayo at talagang ang Panginoon tayo susubukin. Ngayon, sa kabila ng lahat niyon, meron siyang plano. Ano? Meron siyang plano sa gitna po ng meron tayong matinding pangangailangan. Ang unang-una, makikita po natin, diyan sa verse 12, ano po, pansinin natin ang sabi diyan, when they were filled, He said unto His disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Ang plano niya is to bless them. Itong mga alagad, ay ang plano niya ay i-bless sila. Pero of course, hindi sila i-bless nang hindi sila dumaan sa pagsubok at hindi sila dumaan sa pagtuturo. Ano? Na sila muna ay tinrain. Sila muna ay tinuruan. So, kung papansin natin, pwede namang ang gawin na lang ng Panginoon ay pakainin sila ng eksakto ayon sa pangangailangan ng walang labis. Walang labis, walang kulang. Pero may palabis na 12. Talagang ayon sa pagkilos ng banal na Espiritu, sa pagkakasulat ni Juan, dito po sa istoryang ito, talagang in-specify po, may 12 na bakol. Samantalang before ang pangyayari ay 5 isda, 5 tinapay, 2 isda, at ito po ay solo pang pagmamayari noong isang bata. Pero ngayon, 12. Diba? So mga patid, yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Na mula po doon sa isang sitwasyong akala natin ay walang pantaong solusyon gaya ng iniisip at naakala at marahil conclusion na rin ni Philip at ni Andrew, ang Diyos pala doon ay kabaligtaran ang plano niyang mangyari. Gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at ang kanya pong damdamin at plano sa atin. Hindi niya kalooban na tayo po ay palaging naroon sa
pangangailangan at nangangailangan. Ano ho, gusto rin niya tayo na makatikim ng kasaganaan gaya ng sinasabi sa John chapter 10. Ano, sa verse 10, na ang Panginoon ay naparito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan nito. Hindi katulad ng magnanakaw, hindi katulad ng diablo na naparito upang magnakaw at mangwasak at pumatay. Pero ang ating Panginoon ay upang siya ay magbigay ng buhay na walang hanggan, that is salvation, at ng kasaganaan nito, Christian living, ating Christian life. Pwede naman, siya naman ang nagsabi sa 2 Corinthians chapter 8, di ba? O chapter 9 sa verse 7 na verse 8, kaya niyang pasaganain ang lahat ng biyaya sa atin. So, yan po ang kanyang plano sa atin. Pero hindi sa basta-basta magbibiyaya, hindi sa basta-basta magpapala nang hindi tayo prepared. Hindi tayo nagmamalay kung paano natin i-handle yan. Ano? Kasi may mga pagkakataon na nung walang-wala ay talagang lapit na lapit sa Diyos. Nung walang-wala ay talagang gumagawa ng parahan para i-bless siya ng Diyos sa pagsama sa mga gawain, sa pagtatapat, sa mga maliliit na bagay. Ano po? Pero nung magkaroon na, utay-utay nang nawawala. May mga ganyang pagkakataon, di ba? Na sa halip na ang biyaya ay maging dahilan ng kanyang pagtatapat at lalo niyang, sabi niya kaya nga magbibigay ang Diyos ng lahat ng biyaya para lalo siyang maging able at lalo siyang maging sold out. Pero ang nangyayari nga sa iba, nagiging dahilan yon para sila ay naging kuripot, ano, kasi nanghihinayang na, di ba? Natandaan niyo yung isang simpleng ilustrasyon, nung siya ay nagtutulak pa lang ng ice cream, very faithful sa tithes and offering, pero nung siya pinagpala, dahil siya nga isang maliit itapat, ay ginawa na siyang may-ari ng isang malaking pabrika na ng ice cream at marami na siyang tauhan na mag-ice cream na magtutulak siya ng may-ari hanggang sa kinukunta niya ang laki na ng kanyang pera, ang laki na rin ng 10%, hindi niya kayang pagtapatan, utay-utay na siyang hindi nag-aatin sa church at utay-utay na siyang nanghihina sa Panginoon. So, pinuntahan siya ng pastor, binisita siya, at yun nga, inamin na siya po ay weak sa bagay na yun. Kaya ang prayer ng pastor ay pray tayo na ikaw ipabalikin na lamang uli sa pagtutulak ng ice cream. Eh, doon mo kaya magtapat. Ay, hindi na po. Eh, talaga ako po ay natuto na. Ano ho? So mga kapatid, yan ang plano ng Diyos sa atin. Bago tayo pagpalain, dapat meron tayong tamang kamalayan. Ano ho? Na dapat ang mas binibigyang pansin natin ay yung nagpapalang Diyos kesa doon sa pagpapalang ibinibigay ng Diyos. At huwag na magiging dahilan na ang mga pagpapalang binibigay ng Diyos ay tayo ay sa pahinang klase ng mananampalataya, sa pahinang klase ng paglilingkod, sa pahinang klase ng supporter sa gawain ng Panginoon. Dapat the more na tayo binebless ng Panginoon, the more na tayo po ay lumalakas ang uri ng pagiging supporter. Ikalawa na kanyang plano is for us to become a blesser. Ano po? O pansinin niyo mga kapatid sa verses 10 to 12. Sabi, and Jesus said, make the man sit down. Now there was much grass in the place, so the man sat down, and in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down. Pansin niyo mga kapatid, no? Talagang in-involved niya ang mga alagad sa pagbe-bless sa mga tao. Nung mapasalamatan niya, ibinigay niya sa mga disipulo, sa mga mananampalataya, at ang mga disipulo na ang magiging channel of blessing. Doon sa 5,000 yon. Ay po pwede naman kung na-provide niya niya ang napakadaming tinapay sa isang panalangin lamang. Hindi po pwedeng ang mangyari ay pag na-ipag-pray niya ay pagmulat ng mga tao, lahat sila ay sa kandungan nila ay kumpleto na yung pagkain. Pwede namang mangyari yun kasi all-powerful ang Diyos. Pero hindi. Talagang naka-specify dito na gusto ng Panginoon na kayo ay maging mga pagpapala. Kayo ay mga blessing. Kayo ay mga channel of blessing sa mga tao. Yan ang plano ng Diyos sa kabila ng kahirapan. Yan po ay ano, hindi pangkarniwan po yan. Hindi po pwede sa pantaong kaisipan na plano yan. Pero sa ating Diyos, kakaiba po. Ano? Sa gitna po ng malaking krisis, pangangailangan, ang plano pa rin niya, mga kapatid, tayo ay maging pagpapala. Hindi yun tayo ang mangangailangan,
hindi tayo yung tutulungan. Mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Ang ganda ng kanyang plano sa atin, tayo maging pagpapala sa mga tao. Ang sabi nung awit kanina, ano ba, yun nga ba yun? Ha? Make me a blessing. Diba, yan yung isang bata na kakaiba ang kanyang panalangin nung makakita siya ng isang mayaman tao na namimigay ng maraming pagkain at regalo doon sa mga bata. Diba? Yung isang batang nanonood ay siya po ay nagpe-pray at tinanong siya nung isang matanda, anong ipinagpe-pray mo? Ang ina-expect nung nagtanong sa kanya ay sana siya bigyan din nung mayaman gaya ng binibigay doon, pagbibigay doon sa mga kapwa niya bata. Pero hindi yun ang narinig na sagot nung nagtanong. Ang tanong nung ang sagot ng bata ay sana'y maging katulad din ako nung mayaman na yon. Isang araw ako yung magpapamudmud. Di ba? Kita niyo yung pangkaraniwan. Ang pangkaraniwan doon, sana all. Di ba? Yun yung sana ako din ay mabigyan. Pero yung bata, kakaiba. Ang panalangin niya, ako ay maging katulad noong nagpapamudmud. Kesa doon sa iminumudmud. Ano ho? Minumudmudan. Yan dapat mga kapatid, advance tayo ng ating panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ating Diyos. Isipin mo, 5,000 kalalakihan, 5 tinapay, 2 isda, na kaya niya ito ng higit pa, may labis pang 12 bakol. Sinadya ng Panginoon ang pangyayari, ang sitwasyon na talagang upang sinamantala niya ang pagkakataong mabuksan ang pananampalataya ng mga anak niya. At yan ang napakaganda mga kapatid. Sana huwag tayong titigil doon sa kalagayang normal po kasi yun na tayo sa una ay tinutulungan both physically, spiritually, especially. Ano, pero nawa ay parang ano yan, hindi lang gulong ng buhay na laging na ano, kundi ang point natin ay tayo po'y may progress. Huwag po tayong doon sa palaging tayo ang inaalalayan, tayo ang pinoproblema, tayo ang kabigatan, tayo ang binubuhat. Sana doon tayo sa kalagayan, mag-pray tayo, since na makapangyarihan sa lahat at yan ang plano ng Diyos sa atin, dumating sa pagkakataon tayong lahat ay siyang tutulong at tagapagbiyaya sa mga tao. Huwag kayong matutuwa na kayo ay tinutulungan. Yes, on the first place, magpasalamat. Pero mag-pray, Panginoon, sana naman. Ay ako, kung meron kayong anak na tumutulong, ay ako po'y gawin yung tagatulong. Kasi meron kasing mga tao talaga na ayaw naman tumulong talaga, ayaw talaga mag-bless, kuripot madamot. Ay talaga, walang ganong klase ng prayer yan. Kaya tinuturo sa atin mga kapatid, ang plano ng Diyos sa atin, kung paano ang ating Creator, ang kanyang nature is to bless, tayong kanyang mga iniligtas, ay maging blesser din po tayo. Maging blessing po tayo. Amen ba mga kapatid? Huwag sanang puro tayo pakabig. Matuto tayo ng pag-share. Maging blessing po tayo. Itong ating mga nakikita dito na mga appliances, katulad ng aircon, ano ba ang kanyang ang design niya? Ano ba ang nature niyan? Magbigay siya ng lamig. Di ba? At nag-i-enjoy naman tayong recipient. Electric pan, ganun din. Ano binibigay ng upuan na yan? Di kayo nakakapagpahin, nakakaupo. Di ba? So lahat ng mga bagay ay merong nakadesenyo para siya mag-share ng comfort, mag-share po siya ng magandang bagay sa kanyang kapaligiran. Dapat lalo na tayo mga anak ng Diyos na meron tayong Almighty God. Yan ang plano ng Diyos. Kaya regardless po ng crisis, regardless ng merong matinding pangangailangan at kakulangan sa ating buhay, mag-pray pa rin tayo, Panginoon, kayo ay Diyos ng Himala. Gusto ko po, Panginoon, ako pa rin ang tutulong at hindi ayaw ko at ako'y nalulungkot at nahihiyang ako ang tutulungan lalo at ako ay matagal na at matanda ng mananampalataya. Ang panghuli natin, mga kapatid, is to build us. Or to build them, kasi yun po yung context dyan, pero tayo na rin po ang application niya. Tayo po ay kanyang itatag, itayo. Ano ho? Una ay maibuild niya tayo sa kanyang salita. To the scriptures. Yan ang kanyang plano. Kasi itong dalawa na kausap dito, nagsasalita ang Panginoon. Sabi mo, kausap na ang Panginoon. Sabi ko nga, nung Linggo ng hapon, ang salita ng Panginoon Jesucristo ay, when shall we buy bread? Hindi tinanong ng Panginoon na
Meron ba tayo diyang pambili ng tinapay? Maliwanag ba? Hindi eh. Hindi nila masyadong inintindi yung salita ng Diyos. Yung kung ang sinabi lang, kung ang sagot sana siya ay wala tayong mabibilan dito sa disyertong ito, Panginoon. Pero alam kong kayo ang bread of life. Kasi doon naman sa pahuli, di ba? Nadid yan si Pedro nung tinanong siya diyan sa verse 68, sa 67 muna, pagkatapos sumagot siya ng tama. Sabi sa 67, then said Jesus unto the 12, will you also go away? Then Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. So pagdating po sa salvation, maliwanag sa kanila. Ano? Pero sana maka-extend po doon sa salita ng Diyos na pang-Kristyanong pamumuhay. Yung pagtitiwala sa salita ng Diyos. So, the same chapter po ang binabasa natin. Pero dito, ang kausap ay si Philip, at siguro siya muna yung concern na dito ay magising na ang salita ng Diyos dapat niyang binubulay, hindi basta binabasa ng mata, binabasa po kasama ang puso at unawa. Amen? Kasi diba, kalimitan naman tayo upang karaniwan, nagbabasa ng Bible, misa sinasa ulo lang para lang merong masabing sa ulo o misa para lang masabing nagbasa, pero sa totoo na hindi talaga nakatas at hindi talaga naunawaan yung mensahe, kaya wala rin changes, wala rin effect sa kanyang daily lives. Ano po? So ang scriptures, ano po, kakapusin na tayo sa oras, dumiretso na tayo, saan tayo gustong i-build? Hindi lang sa salita niya bilang pundasyon, bilang final authority natin, kundi sa service. Ano po? Yan nga po, makikita natin dyan. Gagamitin uli natin yung verse 11 na sadya pong in-involve niya ang mga alagad. Talagang kayo ay mga worker. Kayo talaga ay manggagawa. Dapat mga kapatid tayong lahat ay matuwa, tayo po magpasalamat, at kilala natin dakilang pribilehyo ang tayo po ay makasama sa gawain ng Panginoon. At dapat mga kapatid, matapos tayo makaunawa at makaranas na ang kaligtasan ay faith without works, dapat doon after na masave tayo, i-build natin ang ating mga sarili sa paggawa at sa paglilingkod sa ating tagapagligtas. Na tayo po ay maging daluyan ng pagpapala. Ano po? At bahagi po diyan ng service ay yung pagkikere sa mga tao. Na alam natin sa Luke chapter 9, wala silang ganong klase ng puso at damdamin. Ang sabi ng mga alagad, send the multitude away. So wala silang care, wala silang concern. So dito ay talagang in-involve niya. Pwede naman kasing kahit siya na lang. Hindi, ano ba, hindi magic. Siya na lang mamigay. Hindi kasi sinabi na lang niya, oh dito, pila kayo. Pila kayong 5,000. Pila kayo dito, kuha kayo dito. Hindi. Pinaupo, inutusan yung mga alagad, alagad pang inutusan, ang alagad ang mag-reserve, sabihin nyo, 5-5 po ang grupo. Pagkatapos, o mga alagad, kayo ang kumilos, kayo ang mag-work. So, doon ay kanyang iminumulat ang mga mananampalataya na talagang ang nature ng buhay ng naligtas na is to work for Christ, to serve God. No? We are saved to serve. Kaya kung meron sa atin na hindi pa yan ang talagang kamalayan at hindi pa niya tanggap na yan na ang ating buhay after na masave tayo, yung tayo mag-serve sa Panginoon, napakababaw mo kapatid. Kasi ang ikatlo natin, i-build niya tayo sa ating spiritual maturity. Napaka-immature po ng mga alagad dito. Kasi dun sa verse 2, alam natin, nakakita na sila ng maraming mirakulo ng ating Panginoon. Pero hindi sila nagmamature. Diba? So, isang pagkakataon na sana na personal na kinausap ng Panginoon si Philip, eh sana ay doon ay ipinakita na niya kung talagang na-develop siya. So, yung matinding pangangailangan ay ginamit ng Diyos para iyon po ay maging dahilan na makita nila na ang Diyos pala ay mapagkakatiwalaan ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos pala ay makapangyarihan sa lahat na kahit sa anong lugar na desyerto, ano po, walang means, kulang ang means ng pantao, sa Diyos po ang lahat ay mayroong kasagutan. Sa Diyos po ng imposible. Sana mga kapatid, mag-matured tayo sa bagay na yan. At kung magkaganon mga kapatid,
Siguro kahit papaano nagkaroon po ng development right away. Kasi noong tanungin siya kung sila ay aalis din, ay ang sagot nila ay kanino kami pupunta. So sila po ay nag-stick sa Panginoon. Ano? At sila po ay merong maliwanag na sagot na maliwanag sa kanya ang kanilang pananampalataya, ang buhay na walang hanggan ay nasa Panginoon Kristo. Ano po? So sana mga patid, hindi tayo hanggang kaligtasan lamang malalim. Sana hanggang sa salita ng Diyos, sa ibang mga doktrina, at sa paglilingkod sa Diyos, at yung spiritual natin mag-matured. Napakahirap kasama ang spiritually ay immatured. Napakahirap niyan. Talagang problema yan. Alagain yan. Talagang yan ay, at yan pa yung mga mananampalatayang, yan sinasabi, yung pagkakapasa ay hulog. Hindi pa nakakapasa ay discouraged na. Ano? Sana mga patid, mabuild tayo ng Diyos kahit sa panahong ito ng pandemic at sa panahon po ng pangangailangan, huwag maging dahilan ang kahirapan, ang kakapusan, ano, ang pandemic na tayo po ay manghina, ma-discourage at mawala rin yung ating diskarte at maging commentator na lang tayo. Huwag na huwag mangyari. Tayo manalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo o banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng pagkasi sa pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa nga po Panginoon ay makita ninyo na ang plano ninyo sa inyong mga anak na kami po ay mapagpala, mag-enjoy kami Panginoon ng inyong mga pagpapala sa aming pong pagtatapat at paglilingkod at sa aming pong pagtitiwala sa inyo. At kami din po ay makaabot sa kalagayan, kami ay daluyan ng pagpapala. At magkaroon kami ng ganung klaseng panalangin, kamalayan, na kami po ay maging giver at hindi po kami ang maging receiver, Panginoon, lagi. At dahil doon, mabuild po ang aming pong mga sarili, ang aming pong buhay, ang aming bukas, Panginoon, sa inyong salita, sa paglilingkod sa inyo. Hanggang sa makita niyo po na maturing po ng dire-diretso, consistent ang maturity ng inyong mga anak. Kung magkaganon, napakaganda ng iglesyang ito, napakabilis at napakalakas, Panginoon, at marami pong kaluluwang maaabot, maraming manggagawang ma-detrain, ma-send out, maraming misyon ang mga ay panganganak, maraming misyon ang maitatag o ma-organize bilang local church bago kayo bumalik, Panginoon. Panginoon, kayo ang may-ari ng gawain, kayo po ang may-ari ng iglesia, kayo ang ulo, kayo ang administrator, Panginoon. Kami po ay instrumento lamang at salamat sa Biblia na siyang aming manual, na siyang aming pagkain at pundasyon. At nawa nga po Panginoon, ang banal espiritu ay patuloy na magtagumpay na kami ay maaralan ng inyong mga aral, ng inyong mga katotohanan, Panginoon. Bago kayo bumalik, nawa ay hindi lang ganito ang madatnan niyo po sa amin na inyong pinagkatiwala. Nawa po ay mapuno ang bahay-sambahang ito. Goal po namin, at panalangin ko po, Panginoon, na sa taong ito, maabot namin ang regular na 200 na attendance, Panginoon, pataas. At nawa po'y pagpapalain niyo po ang bawat miyembro na mag-participate sa mga gawain po ng pangangaluluwa. At nawa po, Panginoon, tumawag pa kayo ng maraming full-time worker, babae at lalaki, at matrain po sa Bible School, at ma-send out po, Panginoon, sa mga malalayong lugar na mag-establish po ng mga local churches. Pagpapalain niyo po kaming lahat. Salamat po mo ng marami. Walang imposible sa inyo. Pansamantala kami po ay magtatapos. Igawad niyo po ang mayamang basbas at ang inyo pong pag-iingat, ang isang ipagkaloob sa bawat uuwi, ang mga sasakyan, ang mga driver, ang bawat siya, Panginoon, makarating sa bawat lugar ng safe and sound. Salamat po ang marami sa inyong lahat ng kapurihan. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Hindi na